Magandang araw po mga kababayan. Welcome sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. By the way, si First Lady Lisa Araneta Marcos ay nangialam na naman po sa Malacanang. Ayan, nangialam po sa Malacanang. And alam niyo po ba na siya lang po ang First Lady na kauna-unahang ginawa po yung bagay na to? O, magugulat kayo kung ano yan. And sigurado po akong manggagaliitin na naman ang mga didili sa mga maisog po pag napanood ang video na to. So, ipapakita na po natin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ito po, roll the video, mga kababayan. Hindi may pagkakaila na talaga namang busy ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa araw-araw. Mula sa mga private meeting, pag-estima sa mga bisita sa Malacanang, magpunta sa iba't ibang lugar sa bansa, maging sa mga working visit nito sa abroad, maaaring natanong mo na kung saan ba nagpapahinga ang punong ehekutibo at ang First Family. Saan kaya? Okay. Saan kaya nagpapahinga si Pangulong Bongbong Marcos? Iyan ay walang iba kundi sa bahay Pangulo na kamakailan lamang ay sumailalim sa renovation. Kaya naman ang may kalumaan ng bahay Pangarap kong tawagin dati na pinaluma na ng panahon at nagkaroon na rin ng mga sira dahil sa malakas na lindol noong 2022 ay nagkaroon ng bagong mukha na ngayon ay mala resort na ang vibe. Wow. Dahil sa swimming pool at berdeng kapaligiran nito. Wait lang ha, mala resort daw po mga kababayan. So itatanong na naman po yan, ako nag-lose tayo na naman ng milyong-milyong piso itong si Lisa Ahas, Lisa Tanas, kung ano-ano po eh, butod, koka, kung ano-anong tawag ng mga didilis or nitong mga maisog kay FL Lisa. Yan na naman po yung perspektibo nila. Yan na naman po i-content nila na nag-lose tayo na naman ng milyones. So sasabihin, milyones. Pero ito po ay official residence ng presidente po ng Pilipinas. And si Pangulong Bongbong Marcos, 6 years lang po yung term niya. So ibig sabihin, eh marami pong pwedeng makinabang yung mga susunod na mga presidente sa kanila or sa kanya, mga kababayan, eh pwedeng makinabang nito. In fact, ano pala to, no? Naging apektado nung lindol 2022, mga kababayan. So kailangan talaga ng mga major renovation. And ang nakaisip lang, si FL Lisa. Lisa Smugs daw. Di ba? Sabi ni ano? Ni Hitad. Tuloy natin. Ayon sa arkitekto nito, mismo si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin wow. Ang special residence. Ang gusto lang ni First Lady na sabi niya, Conrad, I want you to make it feel like a resort. Kasi hindi yung idea from the beginning so the presidents can relax. Uh-huh. Sabi niya, siyempre pagdating ni Presidente, pagod siya, parang gusto lang niya nare-relax. So, that was the premise. Kaya naman pag... Deserve po ng Presidente na mag-relax. Tama po ba? Oh, napaka-stressful po ng buhay presidente. Magsisimula po yung araw niyan, madilim, madilim pa. Tapos matatapos po yung trabaho niyan, madilim na. Di ba? Alam niyo, hindi po kinikwento ni PBBM sa atin or sa media or kahit sa mga social media platform na meron siya, mga kababayan, kung anong oras siya natutulog. Kung anong oras natatapos po ang kanyang trabaho. Never po niya yung minention, mga kababayan. Ayaw niyang ipagmalaki yan. Ayaw niyang ipagmayabang yan. Tama po ba? Oh. Alam niyo kasi sa ano natin, encounters po, encounter ko with working sa ano, pag-cover kay Pangulo, mga kababayan, talagang ang call time namin sometimes alas 4, alas 5, para lamang po makapagkwan. Makapunta ng maaga bago pa magkaroon ng lockdown sa mga venues ng mga lakad ni Pangulo. So si PBB may talagang dire-diretso po ang lakad niyan. Sabi ni Secretary Cesar Chavez na sa dalawa hanggang tatlong araw sa isang linggo lumalabas talaga si Presidente, and ang lakad niyan hindi lamang po dalawa, tatlo, minsan apat, lima na mga location sa isang araw. So hindi na po natin natatanong anong oras ba nagpapahinga ang presidente o anong oras po natatapos ang kanyang trabaho. Kasi iniisip lang natin sarili natin. Iniisip lang natin biyahe lang ng biyahe si Pangulo. Try nyo kaya kayo ang presidente. Tuloy ko ah. Pasok mo pa lang. Wow, nice. Ang ganda. Maliwalas na sala.
table ang dining area, kusina, banyo at iba pa, kita na ang pagbabago. Oo, mayroon ganda. Ding guest villas at gym kung saan nag-e-ehersisyo ang Pangulo. Bagaman may modern touch ang presidential residence, kaya fit si Presidente, hindi pa rin mawawala ang pagka-Pinoy sa disenyo nito, maging sa mga gamit na nakadisplay gaya ng mga obra ni Amor Solo. Wow. Ang dami pa ng artwork from Malacanang na... Yan talaga dapat i-showcase po yan. Lalong-lalo na mahilig po sa arts itong si Pangulong Bongbong Marcos, especially FL Isa. Nakita nyo naman po yung bahay ugnayan, di ba? Doon po sa Malacanang, tabi po ng Presidential Action Center, na kung saan yung pinagkakalat po ni Maharlika na pinagtatapon daw ni FL Isa yung mga painting, yung mga drawing na memorabilia or mga regalo po kay PBBM din kay Sara sa Unity Ma, mga kababayan, yung mga caravan, mga motorcade nila all over the country, pinagtatapon daw po yun eh. Felisa, in fact, ang katotohanan ay nandun pala sa bahay ugnayan, preserved or dinisplay lahat ni Felisa. Pinaano niya doon, pinaayos niya, pina-arrange niya, kasi galing po yun sa National Headquarters sa Mandaluyong, nasabi pinapatapon daw. O, diba? Ang sinungaling talaga ng ano na to, kitad na to, diba? And ngayon po, kahit doon sa bahay Pangulo, lalong-lalo na mga obra pala ni Amor Solo. Naku, matindi, magagaling po ito. Dekalibreng mga artist po na Pilipino. Isang katabi lang. So they wanted to showcase, siyempre. Mm. You know, that's our national treasure. Wow, national treasure. Treasure naman natin. Mm-hmm. So, totoo. When they have dignitaries, like they wanted to invite me in the house, nakikita na siya showcase the beauty that's... Tiyak rin daw natatagal ng mahabang panahon ang ginawang renovation para magamit pa ng mga susunod na pinuno ng bansa. Partikular na tinugunan ay ang problema nito sa engineering, lalo na kung panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umaabot sa tuhod nito ang baha. Inaas namin yung renovation. So kahit nagtumaas siya, Pasig River, no? Hindi nagpapas rin. Tsaka naglagay kami ng sampang ejection. Kung sakaling lumagpas, i-ejecting na yung tubig. Hindi na idinitalye pa kung magkano. Mantangin ninyo, yung first lady na sinasabi po ng ibang tao na pakialamera lang, o... Ako. Ang galing. FL Lisa, congratulations po. And maraming salamat because you have this kind of mindset na kung saan, ano eh, alam mo na hindi lamang si, or alam niya na hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos ang makakabenepisyo po nito. Bagkos mga kababayan, yung mga susunod pa ng mga mamumuno sa bansa po natin, sila, makikinabang po nito. Diba? Doon pa lang sa setup na sinabi, siyempre, ang presidente, stress yan, pagod yan, buong araw, maghapon na trabaho niya. Dapat pagbalik niya sa bahay Pangulo, pagpahinga, at least ang ganda ng vibe, ang ganda ng ano, ng paligid na makikita niya, at least ano, kumbaga marirelease niya yung stress na meron siya. Kasi iba-iba yung ano eh, pang tanggal ng stress ng bawat tao, mga kababayan, kanya-kanya yan. Diba? At least kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit pa paano, or sa susunod pa ng mga presidente, pag-uwi doon sa kanilang official residence, eh may ano po doon kahit papaano eh mababawas po yung stress nila. No? Kasi may mga tao po na minsan yung iba dinadaan sa laro. Papawis, laro, ganyan, workout. Yung iba ginagawa eh mas pinipili uminom ng champagne or wine, mag-unwind, di ba? Yung iba naman may mga presidente nga sa Amerika, nag-golf, nag-fishing, di ba, sa mga lake, ganyan. Kumbaga para lang makarelieve ng ano, ng stress na mayroon sila, mga kababayan. Iba't iba ng paraan, di ba? So, ito, kay FL Isa, ito yung ginawa niya sa bahay Pangulo, doon po sa Malacanang, mga kababayan. Nagaso sa pagre-renovate ng bahay Pangulo, pero naging maingat din daw sila sa pagbabudget at laging ikinukonsidera ang mga bagay na mas tipid. Mm-hmm. Ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay may kaakibat ding malaking responsibilidad. Tama, totoo. Kaya matapos ang buong araw na trabaho, dapat relax-relax din pag may time ang Pangulo. Totoo, mga kababayan. Deserve po ni Pangulong Bongbong Marcos, ni PBBM, na mag-relax. Deserve niya yan.
as the president natin. Para sa akin na deserve po ng bawat presidente na mag-relax po after ng series of meetings, paperwork, pirma dito, pirma doon, basa ng mga proposed bill na magiging batas, kasi babasahin, hihimayin yan kung pipirmahan na ba or ibibito, di ba? Napaka, ano po, napaka hirap ng trabaho ng isang presidente, mga kababayan. Napakahirap po. Kaya sa mga kuna ng puna at kuda ng kuda na sinasabi na tamad lang ang presidente or pag may mga kalamidad, ipa-chopper-chopper lang, subukan nyo kahit isang linggo. Ewan ko lang mag-breakdown kayo. Dahil napakahirap po talaga. So ayan mga kababayan, na yan yung balita po natin ngayon or content natin na gustong ipaalam sa inyo na nangialam na naman si FL isa sa Malacanang. And maiiba na naman yung kwento na to. Nangialam siya mga kababayan at siya lang po ang nakaisip ng bagay na yan para gawin po sa Malacanang mga kababayan. Eh dati may mga first lady naman tayo. Eh bakit sa kanya lang nangyari ito? So once again, maraming salamat po. This is Joshua Corpus Vlog and God bless po mga kababayan sa ating lahat.